Alam niyo po, bago po ako magsimula muli ng third topic ko, bakit tayo nagpupunta sa church, gusto ko pong pasalamatan muna yung mga tao pong nag-i-invite at patuloy nag-i-invite sa umaga, sa tanghali pong ito. Pwede bang palakpakan niyo yung mga tao nag-invite kung kayo first timer? We really praise God. Now, meron pong isang pag-aaral na ginawa patungkol po sa spirit of invitation sa loob ng simbahan. Ayon sa pag-aaral, karamihang simbahan, ang mga tao, bagamat sila'y naligtas na, parang kontento na sa kanilang sariling kaligtasan. In fact, many studies shows that about only 2% in the total number of church people in a church, 2%, ang nag-i-invite lang. In fact, tingnan niyo po itong video na ito. Ready na ba yung ating ABP? Ready yung ABP natin? Okay, I want to show these two video para makita niyo po bakit mahalaga ang invitation. Kung kayo na-invite ngayon, I thank God dahil may mga taong katulad na nag-invite sa inyo ang nakakakot ng spirit of invitation. So ngayon po, I want you to show this video para makita niyo po. The old saying goes, don't judge a book by its cover. And it's true. Don't look at that person who ends up next to you and say, that person is way too different from me. I could not invite him to my church. I can't have my friends see me bringing this guy in. We need to see others as Christ sees them, with a holy compassion for the lost. You know what? We all need God, no matter what the person looks like, or how different they are from you. As Christians, we are responsible to reach out to those around us. Their eternity depends on it. We need to stop worrying about the opinions of others. We need to open our eyes. New opportunities are put in front of us every single day to come out of our comfort zone, open our mouths, and speak these simple words. Hey man, if you're not doing anything this weekend, check this out. We're doing something cool at our church. So. Sino gusto makaranas ng mga ganong experience? Alam niyo po, hindi niyo lamang po alam kung na-enjoy nung nag-i-invite tayo ng mga tao sa Panginoon. In fact, survey says that 80% people that are invited to go to church were likely to come to church if they are just invited. Ano kaya kung lahat tayo mag-i-invite, no? You know, we have a lot of empty chairs back there and they are waiting for more souls. Para po sa akin, this is the time na ang buong Tagadulos family ma-awaken yung ating heart to really ask people to go back to church. Kasi nga po, majority of the Christians, apparently Christians, ay sa mall location na nagsisimba ngayon. Ha? At inuubos ang kanilang mga oras at panahon doon. Doon lamang po, namamasyal na lang po mga tao ngayon. And then, hindi na po sila nagpupunta sa church because hindi na nila alam yung reason why we go to church. We always say this, that Sunday is not a holy day or holiday, but it is a holy day. Amen? Itong araw na ito ay pinabanal ng Panginoon para sa kanyang mga anak. There are now three reasons bakit tayo nagpupunta sa church. Number one, the church is the place where I should belong. Lahat po tayo mga Kristiyano bilang anak ng Panginoon ay merong pamilya. Tama? I always say to people that every person has a two family. The physical family and the spiritual family. Everyone who is born of God must have a spiritual family. As much as you desire to spend time with your physical family, so it is with your spirit. You want to spend time with your spiritual family. If you neglect to spend time with your physical family, then relationship connection will not be developed. The same as it is in the spirit. If you don't spend time with your fellow spiritual family, then you will not feel part of it. And sometimes you fall into the category of the Christian who had the orphan spirit.
Kaya po meron tayong fellowship every Sunday. In fact, ang second reason is the reason why we go to church so that we could experience focused worship. Yes, Monday to Saturday we've been working hard. Yung iba sa inyo nagtatrabaho, some of you are students, some of you are mother, or probably you've been busy doing things, and you seldom find time to have a focused worship. That's why we go to church on Sunday, because wala ho kayo itong nakikita sa tabi yung nagtatrabaho, naglalaba, okay, nananahe, wala ho, lahat ho yan nakafocus sa worship, because church create an atmosphere where people, when they come, meron tayong worship moment. Amen. And as you know, focus ang worship natin. Pagdating nyo pa lamang po dito, you pray, you consecrate yourself, and then may maglilid po ng pag-aawitan so that we could really worship the Lord. Because one of the ways nakakapag-worship tayo is in the moment of praise and worship. Yan po yung tinatawag po natin, the time is we're expressing our worship, and God is listening to our praise. God is receiving our worship sa kantahan po. Ang pangalawang worship po, walang iba, yung hindi yung ating pagbibigay. We never come in the house of the Lord with empty-handed. Even in the Old Testament, if you want to visit the king, you have to prepare something, but that something must be honorable. Okay? Pitted para sa isang hari. No? Hindi ka nag... Alam ka namang hari, bibigyan mo ng lumpia. O kaya fishball. Parang mapapahiya yung pagkahari niya. In the Old Testament, paghari ka, they prepare such gift. An honorable gift. Ganun din po pag nagsisimba pag Sunday. I have to teach you this so that you would learn how to worship. Worship is not just singing, but by giving honor. By the way, God never needs your money. Hindi siya broke. Hindi niya kailangan ang pera ng bawat isa. E ba tayo nagbibigay Panginoon ng pera sa Panginoon? Ah, mali po. Ino-honor natin ang Panginoon by the way how we give. Di ba ba? Now, dahil ito po yung gawain ng Panginoon, yung mga pera po ditong ginagamit ay para sa gawain niya, that's the way how we honor our God. So, ini-encourage ko po kayo, huwag lang kayong umawit, kumanta sa Panginoon, but every Sunday, teach yourself to become a true worshiper by also preparing your tithes and offering so that you could honor God in your giving. Ang pangatlong act of worship po, pag nagpupunta kayo dito, is that when you listen to the Word of God, right now, you are listening to the exhortation of the Word, you are listening to the preaching ng isang pastor, but that's the time when you listen, you hear the Word of God. You focus on singing in worship, you focus on giving, and you focus on listening to the Word of God. Yun po yung mga tinatawag po nating mga focus uninterrupted moment na pinoprovide ng church so that ang tao magkaroon ng enough time to really worship the Lord. And you know what happened? After you sing hymns, worship, after you give your tithes and offering, after you listen to the Word of God, subukan niyo paglabas po ninyo. Iba po ang nararamdaman natin because we know we have an intimate moment with God. We feel the presence of God and we have fellowship with God. Yan po yung pangalawang reason. And today, I will be giving to you the third reason why we go to church. Because church helps us to grow. Now, let me go back to the book of Hebrews, chapter 10, verse 24 and 25. Let us consider how we may spur one another toward love and good deeds. And then verse 25, not giving up meeting together. Sa Hebrews po, ini-encourage, yung nung unang panahon po, si Apostle Paul, yung sumulot ng Hebrews, pinaniniwalaan po, na siya mismo nag-encourage, do not give up meeting. In fact, sa ibang translation, pinag-aralan ko po sa Greek, yung word na not giving up meeting, ito po yung salitang ebkatalai ponte. Okay? Pag sinabi po ng pastor ninyo, ebkatalai ponte, ibig sabihin, huwag kang absent. Yun ang ibig sabihin nun. Huwag kang absent. Why? It means that apparently, that in the times of Paul, some struggling Christians or believers are beginning to be absent
from the regular meeting. So siguro nung umpisa ang daming nagmi-meet, nahalata ni Paul, ba't nangungunti? Kaya niya po sinulat dyan, kasi yung mga tao po, they easily give up meeting kapag nag-i-struggle. Bigyan ko ng illustration. Yung iba, pag may problema, hindi na muna magsisimba. Yung iba, pag maraming labahin, hindi na muna magsisimba. Yung iba, pag madumi bahay, hindi na muna magsisimba. Ha? Yung iba, pag napagod sa trabaho, hindi na muna magsisimba. Bakit? Bakit gano'n? Ano? Pag tuwing may problema tayo, madumi bahay natin, ginagantihan natin simbahan. Sometimes nagtataka ka nga, is this another demonic strategy? Ha? Alam mo, dahil yung problema, ano gagawin mo? Dapat isolve mo yung problema mo. Ano gagawin mo? Ayoko muna magsimba. Ba't napunta sa simbahan? Diba? Kung may problema ka pa nga, sabi nga ng Bible eh, come unto me those who are heavily problem, heavily laden, and I will give you what? Ha? Sila Bible nalang, and I will give you vitamins. Punta ka sa church. Hindi, direkta, rest na ka agad. Amen? Sinabi ba ni Lord, I will give you puts pa? Hindi, rest na ka agad. Sinabi ba ng Panginoon, punta ka sa church and I will give you full body massage. Hindi ho, rest na ka agad. Why? God knows you need rest. And when you come to His presence, He promised you to give you rest. Kaya lang, hindi nga sikat. Kaya nga sabi po ng Bible, do not give up meeting. Ha? Ibig sabihin dito, huwag kang absent sa mga regular weekly gathering ng spiritual family mo. Eh bakit? Balikin yung verse 24. Kasi dyan sa loob ng church na yan, sabi ng verse 24, consider how we may spur one another on toward love and good deeds. Ini-encourage tayo dito. Now, balikan ko lang po. Alam nyo, ang Christian life, hindi yan puro baby stage eh. Kinakailangan tayo, pumunta tayo sa next level. From babyhood, to adulthood, tama po ba? Hanggang dumating po yung manhood. Are you still here, mga kapatid? Now, itong pinag-aaralan po natin ngayon, nakita ko, yung church is helping us to grow. Ito yung maturity issues ng simbahan. Isa po sa pinakamalaking concern ko bilang isang pastor, buksan nyo to sandaling Acts chapter 2, verse 42, para mas makita nyo po yung ginagawa natin ay hindi ho to isang kapritso lang ng isang tao o isang naisipan ng isa gawin natin. Hindi po. Ito po ay isang, kung titignan nyo pong mabuti, they devoted themselves to apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. Tingnan nyo muna yung unang bahagi, sabi niya. They devoted themselves to apostles' teaching. Noon pa po sa ano, noon pa pala sa Book of Acts, nung simula ng church, ang mga tao po noon ay mapapansin nyo, they were committed to learn more about Jesus. Yung mga apostles na sinulat yung mga teaching nila, most of them is all about Jesus. Si Jesus po kasi ang focus ng teaching ng mga tao. Now, pag ako nagpupunta sa church, napansin ko, lumalago ang mga Kristiyano kapag nakapokus sila, committed sila, na makilala ko pa ng lubos ang Panginoon. Yung iba, hindi na sila nag-church kasi nawala na yun eh, yung gusto ko pang makilala tong mahiwagang Diyos na to. Alam niyo po, aaminin ko po sa inyo, lahat po tayo ngayon, hindi pa kasi natin kilala ang Diyos, kaya madali kayo matakot eh. Hindi niyo pa kailangan, hindi niyo pa talaga kilala ang Panginoon. That's why fear is controlling you. Hindi niyo kasi kilala Diyos, kaya kita mo, dream mo, ang liit. Ang pangarap mo, maliit. Ayaw mo nang mangarap, kasi hindi mo kilala yung kayang gumawa sa buhay mo. Alin? Ako sasabihin ko sa inyo,
kung makikilala nyo pa ng lubos ang Panginoon, baka iba galaw mo. Baka iba kang mag-isip. Alam mo kung bakit? Aral ka lang sa universidad ng mundo eh. Pero malaki na ba ang iyong pagkakilala sa iyong Diyos? Tapos a-absent ka pa. Naintindihan niyo ako? So yung growing in the knowledge of God, nawawala. Kasi nga, yung knowing God, walang kasamang commitment to know Him. Para po sa akin, ang New Testament believers, they were all committed to learning more about Jesus, and Jesus is the constant focus of the apostles' teaching. Now, tingnan niyo po ito mabuti. Pag kayo nagsisimba, hindi niyo lang natututunan kung sino ang Diyos at kung ano ang Diyos. But ang pinaka-ultimate ng pagkakilala mo kay Christ is this, becoming more like Him. You need to grow to become like Him. I repeat, ladies and gentlemen, we need to grow to become like Him. We need to grow to become like Him. We go to church to grow. Why? To become more like Him. Alam niyo po, ang sarap siguro ng pamilya, no? Yung pag umuwi yung tatay mo, the husband is growing to become like Him. Eh, minsan po, ako galing po ako sa unbeliever na family. Ha? Nadidinig yung mga kapitbahay, naku, ang lakas ng sigaw ng nanay. Nakita yung anak, demonyo ka, dumating ka pa. Galing po ako sa simbahan. O, galing ka sa simbahan, pero napagkamal lang kang demonyo. Ha? Bakit? Eh kasi nagsisimba ka siguro, pero hindi ka nagiging kamukha ni Kristo. Ang dami mga taong ganyan eh. Nasa simbahan, pero demonyo ugali. Dapat ganito, pag dumadating ka sa bahay mo, diyan mo malalaman kamukha mo si Kristo. Pag uwi mo sa bahay mo, nagkakagulo. Sabi nung nanay mo, huwag na kayong magulo. Dumating ka, pumasok ka, and diyan na si Lord. iba yon. Ha? Alam niyo ako, pag ako dumadating sa mga nagiinuman, halos itapo ng mga alak. Ha? Yung isang nagyoyosi, kinain na lang, huwag ko lang makita. Eh kasi baka may bakas pa sa baba. Kinain. Sunog-sunog yung uso. Ay sinabi ko yan, member ho kasi natin eh. Bagong Kristiyano, huling-huling ko nagyoyosi. Nung makita ako, hindi niya maitapon. Kasi maganda yung ano eh. Maganda yung floor. Tumaligo. Kinain. Pagtingin ko sa nguso, paso-paso. Alam niyo po, pag kayo, kawangis ng Panginoon, yung mga tao, mahihiyang gumawa ng mali. Amen. Taas yung kamay ng Christian. Pag kayo umuwi at niyaya, brother, na, tagay naman. Bakit? Hindi ka naman kamukha ni Jesus, sili ka dito. Pero pag kayo nasakali, naglalakad, at may nagiinuman, at ang sabi nila, si brother, tago nyo muna. Si brother, yan dyan, itago nyo, dali, yan na, malapit na. Yung natataranta, eh meron na pong ibig sabihin, hindi lang kayo nag-grow kay Lord. You are becoming more like Him. Kailan kayo lubing lumabas at nagtago ang demonyo? Eh tuwing lalabas tayo, lumalabas din ang demonyo eh. Bakit? Eh kasi po, kamukha natin. Tandaan nyo, kung sino sinasamba mo, yun ang nagiging kamukha mo. Ha? Ulitin ko, kung sino sinasamba mo, siya ang nagiging kamukha mo. You know, we go to church. Let me explain further, mga kapatid. We go to church, as I told you, to sing praise and worship, to honor Him, to through giving, and to listen to the Word of God. Dito, we study the Word so that through the Bible, the Holy Spirit can work and change us. And that change will make us more like Christ. Dito po, pag pumunta kayo, pag umupo kayo dyan, the church will help you
to grow. Pero yung growth na yun, ang manifestation, is changed life and being more like Him. Because I personally believe that God wants to develop in you the kind of Christ character na dinidescribe sa beatitude siguro at saka dun sa sinasabi po natin fruit of the Spirit o kaya dun sa love chapter ni Paul. Alam nyo, meron akong i-share sa inyo isang napakahalagang Christ-likeness na life, no? Ito yung tinatawag na nadinig nyo ba yung salitang unconditional love? Ha? Tingnan nyo, makinig yung mabuti. Yung iba sa inyo may problema dito. Pag sinabi ko pong unconditional love, Jesus loved us without any condition. Yung rapist, mahal niya. Yung magnanakaw, mahal niya. Wala siyang pinipili. Unconditional. Eh, pastor, umulit ng kasalanan, mahal ka pa rin ng Panginoon. Hindi sinasabing magkasala ka, but the God of heaven, this Jesus, is the God who loves people unconditionally. Now, makinigin mabuti. Ang tao, may relasyon yan eh. No? May asawa, siyempre. The moment magkasawa ka, dadami relasyon mo. Tinan mo ha. Nung ako'y nagkasawa, nagkaroon ako ng biyanan. Nung ako nag-asawa, nagkaroon ako ng hipag, nagkaroon ako ng bilas. Tama mo? Yung kamag-anak ng asawa ko, naging kamag-anak ko. Yung kamag-anak ko, naging kamag-anak niya. Every time you get married, mag-expand ang relationship. And you know, every relationship, nagkakaroon po ng conflict. In fact, I should say, sa mga relationship, minsan dyan may mga abusive. Tama po ba? Nasubukan nyo na po ba na ma-abuse ng iyong relatives? Ha? You know, nag-asawa ka, siyempre may biyanan ka, siyempre may hipag ka, may bilas ka, may bayaw ka. Sino sa inyo naging biktima ng bayaw? Inutangan ka, hindi ka binayaran. Siguro ganun, ano? Ha? Sino sa inyo yung kaibigan mo, tinira, inutangan din nung isang bayaw mo? Kunyari ganun, ano? Sino sa inyo galit sa hipag mo kasi mataray? Eh, nung wala kang asawa, hindi mo kilala yung mga yun eh. Pero dahil relationships connects you to a lot of people, you will be subject for abuse. Alam nyo, nakakakita ako ng tao. Sabi ko, oh, ayun, dyan nga pala si ano, yung pag-asar kayong, ayun, nandyan nga pala. O bakit pila ka nalungkot? Sinabi ko lang yung pangalan ng biyanan mo, o kaya ng hipag mo, o kaya ng bayaw mo. Ba't ka nalungkot? Wala. Alam nyo, ang mukha mo, huwag ka na magsalita, alam na. Hindi ko nakita si Kristo nung dumating si Pontius Pilato, sabi ni Kristo kay Pontio, che. Hindi gumagano si Pontio eh. Hindi gumagano si Kristo. Nakakita ng prostitute, yak. Kadiri. Gumanong kaya si Kristo? Ano sa tingin niya? Never mong makikita si Christ, katapat niya ang makasalanan, naluluha eh. Lord, huwag mong hawakan niya, madumi yan. Alam mo, if only you know, gagano ng Lord eh. Meron ba diyang gustong bumato sa prostitute na to? Ito ba to? Batuhin mo. Binibigyan ka ng bato eh. Because Jesus is teaching us unconditional love. Hindi nyo matututunan yan sa Mall of Asia. Hindi mo mabibili sa Mercury drug yan. Magagawa mo lang yon pag you are growing in the knowledge of God. You're beginning to fully understand the love of God. Then, I can say, you are growing because you are becoming more like Him. Yung iba sa atin, ang tagal ng Christian. Hirap magpatawad. Grabe, ang tindi ng memory stick. 10 MB. Ay, hindi pala 10 gig. Ang
dami niyang mga nakaprogram sa isip niya, naka-download bawat detalye ng kasalanan. Kaya minsan po, pagkausap mo, kaway niya yung biyanan, yung bayaw, yung hipag, ay, mako, naalala mo ba yan? Ganito yan, ganito yan, eto ginawa niyan, eto ginawa niyan, eto ginawa niyan, sabay sa sabungan at mukha. Sabi mo nga sa katin mo, magsisi ka na. Sabi mo, love unconditionally. Yun ang mga Christ-likeness, na isa sa Christ-likeness na sabi ko, Lord, ituro mo nga sa akin. Alam nyo, binabanggit ko to sa inyo, hindi pa kasi ako ganun eh. But I'm trying, no? Minsan po, bilang isang pastor, marami sa inyo nakakasira ng araw. Pastor, sige nito. Pastor, gusto mo sipain ko na? Sandali lang, sandali lang. Pastor, gusto mo tirahin ko na? Sandali lang. Panginoon, eto ko na naman. Lord, Panginoon. Alam nyo, but God is teaching me, Oriel, I want you to learn how to love the way I love people. Pero Lord, hindi nga ako Diyos na katulad mo. But I want you to be like me. Lord, ang hirap. Sino sa inyo, amin, struggle kayo pagdating sa unconditional love? Grabe yung hatred mo, yung unforgiving spirit mo, yung memory stick mo, ang tindi. Pero hindi mo alam, yung memory stick mo, ha? Pull load na. Sabi nung memory mo, pull. Delete. Mag-delete ka naman. Sino sa inyo nag-delete na ng atraso ng kapwa mo? Dinelete mo na. Ayoko nang alalahanan yan. Delete. Ha? Listen. One of the most important thing that we need to learn from God is love. Kaya kayo nagpupunta sa simbahan para pag-uwi ninyo, mapuno kayo ng pag-ibig. Para yung mga pang-asar. Nadinig niyo ako? Minsan ang nanay pang-asar eh. Ha? Minsan ang tatay pang-asar. Minsan yung bayaw pang-asar. Yung hipag pang-asar. Naintindihan niyo ba sinasabi ko? Ha? Yung classmate pang-asar. Si leader pang-asar. Ha? G12 leader pang-asar. Ang dami yung nakakaasar. Pero pag nakakaasar na ba, hindi na natin sila mamahalin? Hindi, yan ang tinuturo sa atin ng Panginoon. Di ba, we have to learn how to forgive. The word forgiveness must be always in the vocabulary of every Christian. Sabi mo nga sa katabi mo, patawarin mo na kasi, wala na yun. Di ba, iba nahihirapan? Parang sinasaksak na yun. Ako magpapatawad. Hirap na hirap. Sino rito yung gustong matutunan an unconditional love? Taas yung kamay. Pastor, maraming may atraso sa akin. Lalo, nako, sa totoo lang po, ang solusyon dyan is spiritual growth. Napansin ko, pag ang isang tao hindi na lumalago at tumigil na ang paglago, masyadong ma-hate. Oo. Masyadong hindi nagpakalimot sa mga kasalanan ng tao. Masyado tayong hateful. Ha? Yung memory natin napakatalas. Parang laging may bitaminang mani. Maalala ka agad. Pero alam nyo, pag naglalago ka sa Panginoon, yung mga atraso, kailan ka nagkasala sa akin? Hindi ko na matandaan eh, wala na yun. Nasabi nyo na ba yun? Ay, sorry. Alin? Eh, kasi may ginawa ko, wala na yun ko naman. Kinalimutan ko na noon pa yun eh. Alam mo, kahit di ka pa nag-sorry, pinatawad na kita. Di ba ang sarap ng pakiramdam? Ha? Eh, tayo ganito eh. Hoy, sorry ah. Kung naalala mo lang kung ano saksak sa likod ang inabot ko, i-explain pa natin na ganun eh. Para mo akong pinukpok ng martilyo. Yung mga ganun, mga, ano ba tawag doon sa ganun? Yung mga, ha? Para mo akong sinaksak. Alam mo ba, nung maalala ko yan, parang isang daga na isang mundo sa aking buhay. Grabe mga explanation. Ha? Bakit ano ba ginawa ko sa'yo? Basta.
Ay nako. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo ulit sa kanya, learn to love. Unconditionally, sabi mo sa kanya. Alam mo, ang Holy Spirit gumagamit ng iba't ibang method para mag-grow kayo to be more like our Lord Jesus Christ. Sometimes, tuturuan ka. Masa, nagpipreach ako, matututo ka, tutulungan ko ng Holy Spirit. Pero alam mo, ang isa ko napansin, kaya gusto ko magpunta kay simbahan. Minsan yung pag may katabi ka mga mature Christian, nadadamay kayo, no? No? Yung mga nanonood, naalaw, pag mga lalaki, magkakasama kayo mga lalaki. Tapos may isa bagong Christian. Bago pa lang yung Christian. Naglalakad po kami, nakakita ng mga porno magazine. Yung bagong Christian, mapapaganon. Pero may kasama siya mga Christian. Ang lakas ba kayo influensya ng mga mature na Christian? Ano? Dito ba? Tama? Yung mga new Christians, gusto nyo mag-yossi kasi Christian na siya. Kailan nag-struggle pa sa yossi? Pero pagkasama mo yung mga Christian na, parang ayoko muna mag-yossi ngayon. You know, kasama mo yung mga mature na Christian sa classmate mo, bigla ka mangungopia, mukhang hindi ka na mangungopia. Alam nyo, inaalaw ng Diyos yung mga katabid yung makasama nyo kasi yun ang tumutulong sa paglago sa inyo. Subukan mo mag-isa ka, sabi mo, gusto kong lumagulang ako lang mag-isa. Naku po, yung life support sa'yo ng Holy Spirit, wala. Magtataka ka, hindi ka lalago. Sino po naniniwala, yung mga kapatid nyo, katabi nyo, Christian, yung mga kaibigan nyo, malaking tulong sa inyong paglago. Sino yung aamin, taas yung kamay? Ay, salamat. Ay, sabi mo nga, buti na lang kaibigan kita, di ba? Ha? Ha? Minsan sa mga ministry, yung worship team, yung mga ushers, minsan sa worship team, ha? Kahit sa simbahan, meron dyan siguradong isang makulit. Pero dahil merong may mature, yung mga makukulit, nag-grow din, nagmamature. Ilang buwan lang, magtataka ka, iba nang gumalaw. 25 taon na po akong pastor dito. Yung mga nauna dito, mga Christian, akala nyo mababait siya mga yan? Nung una, naku po, parang mga puses yang mga yan. Pero, lagi silang umaaten, lagi silang na-expose sa Word of God, lagi silang nag-expose sa mga mature na Christian. Ngayon, nag-mature na sila. Pag tinitingnan ko po sila, sabi ko, salamat Panginoon, nakaraos na ako. Ngayon, sila naman ang nagsosod ng problema ng ibang makukulit. Sabi ko, tulungan mo na lang, ganyan ka din naman dati. Kayang-kaya mo yan, alam mo gagawin mo. Ano ba ginawa mo nun? Pastor, alam ko po, kaya po ako nakalaya ito. Eh, kayang-kaya mo nang i-share yan eh. Ikaw naman, experienciado ka naman dyan eh. Eh kasi pastor, matchicks tong member ko na to. Eh, ikaw kasi, matchicks ka din dati. Sige, naayusin mo na yan. Sige, pastor, ako na po bahala. Ha? Mga kapatid, sino sa'yo nagpapasalamat? Buti na lang, may mga kapatid tayo sa Diyos na nakapaligid sa atin, kaya tayo na lumalago sa tulong ng banal na Espiritu. Pwede bang palakpakan nyo yung mga kaibigan nyo na nandiyan sa gilid nyo? You know, God uses people like your brother and sister. Sometimes, lalo na yung mga mature, yung more spiritually than you. You know, it really helps us to grow. Because God definitely uses those people who pray for you, you know, the people, those especially those people who spend time talking to God, yung mga prayer pool, ang laking tulong po niyan sa atin. Amen? Ang Bible, binibigay ni Lord sa atin, sa fellowship natin, para sa akin, ang Bible, o what we call the Word of God, o ang banal na kasulatan, ito po yung ginagamit ng Panginoon to be more, ang bautismo, more like our Lord Jesus Christ. Kaya nga po, when you come to the church, when you come into the fellowship of other believer, you can be spiritually healthy. You can be spiritually strong. When you hear the Word of God being preached, and it teaches us kung ano ibig sabihin talaga ng Bible verses na yon, you know, sometimes when you read the Bible,
How many times you were challenged to follow the footsteps of Christ when you read the Bible? You know, when you read the Bible, it inspires us. The hope is back. The dream is back. The Word of God equips our mind and our heart to face the realities of life. Kaya po, ang bawat isa sa atin, talagang malaki po ang pakinabang kapag tayo nagtutungo sa church. Church help us to grow spiritually. Kaya nagkakaroon po tayo ng spiritual maturity. Kaya nga po, sa apong ito, bago po ako magwakas, para sa akin, the Lord is telling me that teach your people to pray more, to help people to be healed, help people to stay healthy. Yan ang sinasabi sa akin ng Panginoon ngayon eh. Because I believe that our church will be in the lead in the community para po mabago bansa natin. Para sa akin, kailangan ko ng isang praying church, kailangan ko ng masasabi kong healing church, at higit sa lahat, kailangan ko po ng healthy church. Before I close, may mga tao po titingin dito sa Dulos for Christ na dapat masabi nila, pasalamat ako sa simbahang ito, may nagpe-pray sa akin. Alam mo, pasalamat ako sa church na to, dito ako naging healthy. You know, that is my prayer for this church. Na ang bawat isa sa inyo ay maging healthy spiritually. Because when you are healthy, marami kang matutulungan na tao. And when you are weak, marami kang pinahihirapang tao. You know, when you are strong, you make adjustment for others. But you know, when you are weak, others makes adjustment for you. Tama po ba? Gusto ko dumating tayo sa puntos na tayo yung healthy, na tayo ang nag-a-adjust para sa iba. Amen po ba? At naniniwala po ako, kapag naglaguan po ang bawat isa sa atin, ha? Iba po mangyayari. You know, before I close, that's why I'm telling you, invite people. Yung mga tao sa labas, hindi na nag-grow. Yung mga tao sa labas, spiritually weak na sila. Alam nyo naman yung mga spiritually weak, no? Hindi nila naiisip ang Diyos. Alam nyo ginagawa nila? Imbis na tumawag kay Jesus, hinahanap ang bumbay. Ha? Imbis na lumapit sa Diyos, hinahanap yung alak. Imbis na umahanap sa Diyos, lumahaling sa drugs. Imbis na lumapit sa Diyos pag may problema sa pamilya, pumupunta sa gobyerno, humingi ng permit para makapaghiwalay na siya sa asawa niya. Tingnan niyo mga tao. Hindi talaga nila alam ang pupuntahan eh. Bakit ang tao, pag malaki na problema, yung mag-asawa may problema, imbis magpatawaran niyang mga yan, pupunta sa gobyerno, hihingi ng permiso para maghiwalay na sila. That's not the will of God. Bakit pag nabuproblema tayo, mabigat na mabigat, pupunta tayo sa alak, pupunta tayo sa drugs, hindi naman yun ang sagot eh. Naintindihan niyo po ako. Bakit maraming tao nahuhumaling sa mga mali, imbis sa tama? Bakit? Bakit ganun nangyayari sa kanila? Kasi po, hindi nga nila alam yung lugar na pwede nilang mapuntahan. Di ba tapos, hindi malang natin sila imbitahin. Kitang-kita natin, dami ng drug addict, ang dami ng lasinggero. Kita nyo mga magulang nyo, nagpaplano na sila maghiwalay. Pero ikaw, Christian, what are you doing? Alam nyo, ang pinakamasarap daw ng pakiramdam yung pagpunta natin sa langit. Alam nyo, yung pagpasok mo sa langit, and then may lalapit sa iyo, sabihin sa iyo, kapatid, welcome. Gusto ko sana magpasalamat. Alam mo, kung wala ka, wala ako dito ngayon. Sino sa inyo gusto mo yung maranasan yung pagdating niya sa langit? Yung makarinig ka ng, kung wala ka, baka wala ako dito. Ha? Di ba ang sarap ng pakiramdam that the day when you welcome by the angels in heaven, that there are several people will come and welcome you and said, thank you for inviting me to go back to church on Sunday. You know, that day is a very special day for me. I learned how to grow and to be more like Him. I find out that the church is the place where I should be there. Na kapag nasa simbahan ako, finally, I am in the right place. Are you listening? Alam mo, salamat in-invite mo ako. Alam mo, that's the only time I learned how to worship the Lord. Hindi ako marunong mag-worship, but I'm happy that when I attended your church, I learned how to worship. And most of all,
Because of the teaching, because of the people around me, I grow, I become strong in the spirit. Salamat, in-invite mo ako. Listen very carefully, before we close this meeting, marami pa pong sila sa likod. Sino sa inyo, sa Sunday, last Sunday na natin ang Back to Church Sunday, o gusto nyo, extend pa natin ng isang buwan. Ha? Para marami-rami talaga tayo may invite. Ano? Sino sa inyo, sasama sa akin, sige pastor, Back to Church Sunday tayo hanggang February. Sino ba yan? Ha? E baka naman magba-Back to Church Sunday ako ng February, wala ka namang ini-invite. Hey, tigil na natin yung Back to Church. Ha? Kasi ikaw lang ang bumabalik eh. You know what? Ulitin ko, ang daming lasinggero, ang daming mga taong may problema, ang daming mga taong di alam ang pupuntahan. Baka naman gusto mong i-channel sila sa ating Panginoon. Maraming may tutulungan Diyos sa mga buhay nila. Amen po ba? Pwede bang palakpakan natin ang Diyos sa kabutihan niya? Let us not neglect meeting together. May babalita ako sa inyo. Ngayong March, ito pong World Trade Center, for 52 weeks, ipapagamit sana sa atin ito. Itong World Trade. But of course, bago tayo nakalipat dito, meron daw mga nakapagpabook. So probably by March, wala ho tayo dito, sa ibang lugar tayo. But you know, what if sa March, pag wala tayong ano, sabi ko po dun sa 24, yung 12 ko, tsaka 12 ni Ate Jermo, sabi ko, pag walang World Trade Center, bawat network, kanya-kanyang service. Halimbawa, si Pepay, lahat ng network niya, mag-service kayo doon, ikaw ang pastora doon. O June, yung network mo, doon kayo mag-church. Bahala kayo kung saan. Sa March po, 24 church ang Dulos for Christ. Sino excited? 24 na pastor ang gagalaw sa March. Hindi tayo magpo-forum. No? Hayaang maramdaman ng Maynila at ng Pasay. Ang dami pala ng mga taga Dulos for Christ, ah. Yeah, 24 church. Sino sa inyo excited that by March, dyan, dali nyo yung mga nanay, tatay ninyo, ilapit natin, no? Hindi tayo magagather ng ganito. Yung iba siguro magagather 200, 500, yung iba 1,000. It's gonna be a small church to reach more people to Christ. Mga kapatid, hindi tayo titigil. Hindi natin sila tatantanan hanggat hindi bumabalik ang mga tao sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, hindi natin sila tatantanan. Amen. Sino rito excited ang buong family mo makakilala sa Panginoon? Today, I would like you to stand up. Tumayo po tayo lahat. Hallelujah. Sino rito yung magtataas ng kamay? Amen ha, yung pastor, totoo yun. Yung nagpunta ka dito and it really help us or it really help you to grow ang life mo. Tapos yung lumago ka dito, yeah, baba. Totoo ba na as you grow, it helps you to be more like Him? Amen? Tama po ba? Ulitin ko, naranasan ninyo, subok na, yung ibang tao po na wala dito, I pray na maranasan din nila. Amen? Sino rito yung magpapasalamat sa hapong ito na, Lord, salamat sa Dulos for Christ Church na ginamit mo. I grow spiritually. Amen? I become more like Him. Amen? Lord, higit sa lahat, gusto ko matutunan unconditional love. Amen? Pwede bang bigyan nyo ng yakap yung katabi nyo? Sige lang, yung babae sa babae, lalaki sa lalaki, ha? Okay? Sige. Lalaki sa, yakapin nyo. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Ha? Yan. Sige po. Lalo na yung nag-invite sa inyo, bigyan nyo salamat talaga sa iyo, ha? Hallelujah. Praise God. Let's pray together. Father, we thank you for giving us a such great gift, this church, Lord, to us. Lord, that every time we come, we sense that we belong to your family, Lord. We feel at home in this place, Lord. Because we know our Father in heaven is here taking care of the whole family. Lord, we feel at home because we could be transparent and we could be open to others, Lord. And Father God, thank you again for this church. It teaches me to worship you, Lord, in such a way, in such a manner, Lord, that now I learn worship
that is acceptable to you. Lord, I learn how to clap, I learn how to sing, and even I learn how to shout for God. Today, Jesus, I learn how to give. I learn how to listen to your word as an act of worship. Lord, I never learned this, Lord, outside of this place. But God, thank you for bringing me here. Now, I know how to worship you. I know you more, I know you better, Lord. And I got a deeper knowledge and understanding of who you are. Lord, thank you because as I stay in your presence with my family here at Dulos, I grow, Lord, I grow. Lord, I become more like Christ, Lord God. Lord, you just fill my heart with love. Now I learn how to forgive and to forget whatever offenses, Lord, that someone has done into my life, Lord. Lord, today I pray that you would continue to help me to grow, Lord. I want to learn that unconditional love, Lord, that I could love people unconditionally. Today, Father, thank you for hovering among us, Lord, teaching us to be like you, Lord. Sa umagang ito, sa tanghali ito, i-bless mong lahat ng mga tao. I praise you and I honor you, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah.